Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sa ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-operate ng isang printer na Epson L6190. Alam ko, yung iba dyan, hindi marunong mag-operate. So ngayon, it's your chance na para marunong na po kayong mag-operate. So, una, ang gagawin natin is kailangan siyang i-connect doon sa kuryente. Pero, since ano lang siya, yung male plug niya is hindi ka siya doon sa ano natin, female plug. So, need natin siyang i-connect sa adapter. Ayan. So, i-connect na namin siya sa kuryente. So, ang susunod natin gawin is kailangan i-on natin yung printer. So, i-on yung printer. Pagkatapos, hintayin natin siyang mag lumabas yung home. Ayan. Ayan. So, since naka-on na siya, alamin natin kung ano yung gagawin mo. So, kung ikaw ay magsi-xerox ng short, ito dito natin tanggalin. Ayan. Sa ibaba yung long, sa itaas yung short. Pero kung short lang yung gagamitin mo, pwede natin siyang isara. Ganyan. Pero, kung kailangan mong mag-plate ng long, so, kailangan natin siyang i-open. Tapos, alisin yung short. Yan, lagay natin yung long na paper. So, ang gagawin natin ngayon, dun muna tayo sa short. Magsi-xerox copy tayo. Magpo-photocopy tayo ng isang short na size. Yan. Dapat siya, push. Tapos, i-open natin to kasi dito lalabas yung photocopy natin after natin siya i-photocopy. So, first, ipu-photocopy natin to itong isang blank. So, dito, i-open natin yung Xerox copier natin. Tapos, dapat, since ang arrow is nandito, yan, dapat yung isi-xerox mo is naka-ano siya. Yan, ganito yung position niya. Tapos, ang tip niya is dito sa may arrow. Yan, sara natin yung Xerox copier. Tapos, mag-start na tayo mag-photocopy. Since yung ginagamit natin is for short, so isilik ang paper size na A4. Yan. Okay. Close. Naka A4 na siya. A4 na yung nakaselect. So, need na natin siyang i-photocopy. Yan. Kung gusto mo nang naka-colored, select lang to, tapos kung gusto mo nung naka black and white, ito yung i-select mo. Sige, i-select natin yung black and white, tapos start na tayo dito sa button copy. Ayan, so nag-start na siyang mag-photocopy yung paper natin. Oh, andito na siya. Successful yung photocopy natin. Since yung sinisit up natin is A4 lang or short band paper, yun din ang lumalabas at yun din ang kinukuha niya sa ibaba. So, kung long ang gagamitin natin na pang photocopy, so, kung yung long na naman ang gagamitin natin, sample to, gagamitin tayo ng long na band paper. Check natin ha, kasi kanina yung ginagamit natin is short. So, tanggalin natin. Since long yung ipuputocopy natin, tanggalin natin siya, tapos double check natin if long ba yung nakalagay dito sa ano niya, basket. So, i-push natin i-photocopy. So, ganyan. Pag ito yung ipo-photocopy natin, ito yung lalabas. So, dapat naka-ano siya, ganyan, upside yung ipo-photocopy mo. Yan. So, mag-okay tayo. Yan. After, i-back natin siya. Close. Yan. Nakaselect na siya. Start na tayo mag-photocopy.
ito na yung result ng ating photocopy na pag gumamit tayo ng long band paper. Tapos, dito na malabas yung original copy natin kung saan dito tayo nag-photocopy. Tapos, yung result is dito siya lalabas. Yan. Ganyan dapat siya. So, ganyan lang kadali kung paano mag-operate ng Epson L6190. Guys, sa susunod nating topic is mag-scan naman tayo gamit yung ating Epson L6190 na connected dun sa laptop natin para magkakaroon din kayo ng idea kung paano mag-scan gamit ang Epson 6190. And so, yun lang sa ngayon. Bye-bye muna and please like and share my videos. Thank you.